I-date natin si Boss Ella. Simple lang naman ang kaligayahan niya. Isang lugaw lang na mainit. Kahit sa tag-init ay pwede to keep the love na mainit. Yeah! Yeah! Ayayan ko ng date yung boss nyo eh. Saan na yung boss nyo? Ayayan ko ng date. Sa kabila ka daw, sa kabila. Oh. Balance, balance, balance. Tara. Pasada na tayo. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. And this is wala na di. Anong oras nagbubukas? Sarado na sila. Wala na sila? Bira ka, mami. May lugaw ka naman pala sa bahay. Gusto ko nga ng lugaw, ride eh. Gusto mo pa ng lugaw sa labas? Dalhin, dalhin. Yung lugaw namin padala dito sa showroom. Ay, mabuti na po. For today's video guys, ay tutuloy natin ang ating ride with Boss Ella. Gamit itong sprint natin. Sakay ka na. Diyan ka na naman, mati ko maiwasan. Tumingin sa iyong liwanag. Nararamdaman naman sa iyong apoy handang mas... Para kang Reyna pag sumasakay ka dyan, ano? Tang-tang-tang-tang. Parang ano eh. Okay na yung forma namin? Ting, ting, ting. Okay naman. Kuha mo yung track. Ang hindi matuloy-tuloy na lugaw ride. Bye, Choros. Ting, ting, ting. Choros, alika. Interview kita konti. Anong natutunan mo doon sa pinag-aralan mo nung nakaraan? Ting, 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 ting. Na lamesa po. Tapos? Countertop po dun sa mga, kunyari po dun sa mga may negosyo. Ayan. Hindi po sila magpulungan ng countertop. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay guys, yung staff namin na si Joros, pinag-enroll namin sa, yo, bye-bye. Sa isang eskwelahan na kung saan dapat matutunan niya kung paano gumawa ng, ang tawag doon namin? Reason table. Ayun. Paggawa ng reason. So yung paggawa ng reason table, yun yung pinag-aralan niya ngayon. At syempre gusto namin maibigay yung best quality sa inyo. Dahil of course marami kaming customer na gusto rin eh magkaroon ng mga bagay na nakikita sa amin. Eh di kami na lang din ang gagawa. At least dito sa Pangasinan, makakapagbigay tayo ng trabaho sa mga taga dito sa amin. Pagkas muna tayo, diretso. Kaya pa ba Petron? Petron? Oo. Kaya naman siguro? Tara. Ikot muna tayo. Malayo Petron eh. Ha? Bayan? O di ano? Diyan. Sa San Nicolas. Sa bayan lang tayo maglugaw. Oo, sige. Pares din naman yun. Baka walang parking. Meron. Wala na kaming gas. Ito yung point of view nyo kapag nag-ride kayo ng Vespa na naka-sidecar. Diretso-diretso dumaan, ma'am. Kasi maraming ginagawa ang kasada dyan sa kabila. Ito pala yung aming isa sa investment. Ayan, yung garahe namin. But actually, gagawin namin yan parang manscape. Parang isang branch ulit ng 1987 Manscape Cafe. So mag-extend na tayo. Thank you, guys. Guys, tignan nyo yung forma ni Boss Ella, oh. Cute, no? Dito ata yun yung gas, yung may samay Honda. Oo. Dito ba yun?
Gusto mo doon mag-gas? Dito ba yung liliko? Hindi. Hindi. Saan mo ba gusto mag-gas talaga? Ang gulo mo eh. Kaya pa ba hanggang Petron? Kaya nga. Oh, di Petron. Liko ka na dyan sa kanto para hindi ka na lumiko sa palengke. Doon tayo liliko. Gusto kong mabidyohan yung public reaction eh. Sana lumiko ka na doon para hindi ka naliliko sa palengke. Tigas lumiko ang ulo ka na ng kanto. Ang tigas ng ulo talaga ng asawa ko. Kaya mo na nga, babae yan eh. Dito tayo. Oo, di ba? Dito tayo ngayon sa may... Ha? Promo. Ha? Alin promo? Oo, promo to sir. Ito yung pinapromo ko, ito. Opo, opo. Mukhang Yamaha. Hindi nila kasi kilala rito yung ano, yung Vespa na brand. So, akala nila mga Japanese bike din to. So guys, yung motor na kahit hindi ka naman bumomba-bomba, titignan ka na nila. Ang lakas makabali ng leeg nitong ano natin, Vespa. Mamaya, dyan tayo maglulugaw, mami. Diyan tayo maglulugaw, mami. Pero ngayon, dito muna tayo sa gas station. Full tank? Pag na-promo muna ako, pwede na full tank. Almighty push. I got brides in Atlanta. Rino-promo mo pala ako, ah. Gago ko. Ano ako, promo-dizer. Promo ka na, mami. Guys, bili na po kayo, asawa. Ito po, for sale. Issue, palaging tama. Ayan, Petron. Tayo sa Petron. Tayo sa Extra. Premium, sir. Oo, siyempre. Premium. Full tank daw. Full tank, boss, no? Pag na-promo na. Baka hindi kasi yung pera ko. May 500 kaya yan. Ilang litro ang full tank? Magkano ba yung expected gas sa lugaw? Mga 300 pesos ay karga mo? 300 lang, kuya, karga mo. So, ito kasing Vespa natin. Hindi talaga ito ginagamit, actually. Nung pinaside car namin to, never na namin ginamit. Ito, lugaw ride kami. Ngayon, yung mileage, ipakita ko sa inyo. Ang mileage niya ay, ayan, 300. Oh, tamo sabi sa'yo, 300, full tank na eh. 300, 5 liters. Oh, full tank na yung nakalagay doon, no? From ano yan? From zero. Okay, so share ko sa inyo yung mileage natin, guys. This is only 28 kilometers. Mami, hindi nagagamit talaga. Okay na, 200. Thank you. Ganun, yung mga oldies ang tumitingin sa atin na sa motor natin. Oh, di ba? You mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Lalim nga ito, boss. May technique naman dyan. Kailangan mong i-slant. Oo, oh, diba? Slant lang ang dusong pag malalim. Nako, putek. Koy lang ng mahugasan din. Dada ko na sa putek, ma'am. Putek, putek. Ayan, nag 34 kilometers na siya. Nadagdagan ang mileage niya. 34.5 na siya ngayon. Ang layo ng lugawan natin, ah. Alright, guys. Dito tayo ngayon sa may lugawan. Baka sumabit. Yes. So, touchdown right now. Let's here. Go. Yung susi kunin mo. Bumaba ka muna. Yung susi D. Oo, bumaba ka muna. Pwede kang makapit siya.
Ah, okay. Ah, okay. Hindi makababa ng... Nanonood? Walang susi. Ah, okay. Sige. Oh. Ako mag-selfie. Ako ate. Lagi ko pa kayo pinapanood. Ganun ba? Alright. Dyan tayo sa ano. Alright. 1, 2, 3. Oh. Hindi nakita. Against the light, mami. Sige. Para wait. Di, kita para yan. Yan. 1, 2, 3. Thank you po. Thank you. Okay. Pag ganito dapat, oh. Oh, sige. Ikaw din magawa. Sige po. Tahan lang po. Ah, sige. Ikaw na lang, ma'am. Alright. Okay. 1, 2, 3. Yan. Thank you po. Naglugaw na kaya? Mami, ay ano sa iyo daddy? Yung may baka ba 'yun? Oh, yung may baka ako. With chicken and basta yung lahat. Yung nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Minamahal kita pagkat. Uy, uy, sana all. Alright guys, maglulugaw muna kami tapos after namin maglugaw, re-reviewin natin itong motor na 'to. Yan. Whew. Pinagpahuwisan ako sa lugaw. Mami, nag-enjoy ka ba? Sakto lang. Kay Mrs. Max, pag sinabi niyang sakto lang, ibig sabihin, satisfied siya. So, ayos yun. Good sign, good sign. Makikiraan po kami. Yun. Thank you. Shoutout! Thank you. Pabuhay ka hanggang gusto mo! Subscriber pala natin, mami. Kilala tayo. Ganyan si Mrs. Maxo. Effort na effort, no? Effort na effort. Nakalugaw lang eh. Ganadong-ganadong mag-vlog. Charming! May sound effect pa siya ngayon eh. Hello! May kumukuha ng machine sa Leyte. Machine pickup. Oo nga, Transportify. Guys, makita ko pala sa inyo yung kliyente namin na taga Leyte. Ayan o. Hi, sir! Morning! So, pinikap na nila yung makina natin. Papunta sila ng Leyte, yung machine ng Water Max. Carmen! Hey. Carmen! 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 Alright, nag-enjoy ka ba, boss? Sakto lang. Sakto lang. Pag sinabing sakto lang, okay lang yun. Daddy, problema kung may tumutunog. Baka nabasa kasi. Basa. Yes. Dito natin siya re-reviewin. Bihira lang naman din kasi yung Vespa na may sidecar at wala pa ako nakitang nag-review. So ngayon, for today's video, ay re-reviewin natin yung Vespa Sprint na may sidecar. Okay. Meron ako na mga nakikita na naka-Vespa. Primavera siya, pero naka-sidecar. So, iba-ibang variant naman yon. But this time, itong Vespa Sprint natin is ganito yung style ng sidecar niya. Yung ibang sidecar naman is mayroong parang mga makita mo na design dito. Tapos may mga parang stainless na nakalagay. But this is very simple. We like it this way para bagay na bagay sa ating elegant look ng ating Vespa Sprint. Okay, Vespa Sprint is 150cc. Engine displacement po niya is exactly 154cc.8. Ang hirap ba? Oh, sabi ko sa inyo, ang pangit ko mag-review, sabi ko sa inyo. Kasi binabasa natin. Parang hindi maganda yung ganong pag-review. Huwag natin i-in-depth. Kung ano lang yung nakikita natin, yun yung review natin. Yeah, meten. Oh, sa mga gustong malaman ng in-depth review, nasa internet naman ang specs. Kayo na lang ang bahalang magbasa. Pero, ay nako. Huwag ka nang manita. Alika na, samahan mo kasi ako mag-review. Alika na, gusto ko ikaw yung kasama ko mag-review. Kasi mami, ikaw yung may mahilig sa Vespa. Ikaw yung... Mahilig lang ako, pero hindi ko alam kung anong meron niya. Oh, hindi gusto ko malaman kung bakit yan ang binili mo. Bakit? Alika na. Oh, yan, yan. Yan. Naman pala eh. Alright, for today's video, pag-uusapan natin ng Vespa Sprint 150. Come here, ma'am. My love, come here.
Ayan, syempre kasama natin ngayon ang may-ari ng ating Vespa 150 Sprint. So tell me something about it, ma'am. Why you buy this bike? White Vespa. Ano na yun? Binili kasi ko to kasi for prenup purpose. Yeah. Okay. Kasi nung kinasal kami ni Alfred, we don't have the prenup pictorial. So, pangarap ko na magkaroon ng prenup. Kahit wala na yung wedding vows or anything, magkaroon lang ng prenup picture. That's why, pina-sidecar ko ang white Vespa na ito. That's the reason. Ang lalim pala. Actually, ngayon ko lang nalaman, ang lalim pala ng pinanggagalingan kung bakit binili itong Vespang to. This because of our prenup. Kaya lang ano pa. Kailangan pating pumayat ng konti. Pero hindi pa ngayon. At least nandyan na. Pag ready na for the prenup picture, di ba? Yun lang talaga. That's the only reason. Kasi lahat ng Vespa ko makukulay. Diba? Tama. And all limited edition. Yes. But the white Vespa, kahit saan Vespa store meron eh. Merong available na Vespa. Na ganito? Yeah. Sprint. Mm-mm. Ang pero pinagkaiba lang. Dalawa itong Vespa mong white kasi meron kang Justin Bieber. Si Justin Bieber is a limited edition. This ito kasi hindi eh. Pinagkaiba, pinalagyan ko siya ng sidecar. Yan, i-share ko lang din sa inyo, nung pinapagawa namin itong sidecar, kinuha lang nila itong takip na to. Ito ba yun? Yeah, this pinadala. Cover, pinadala, tapos pinasukat pinagay dito. Pinagay yung kulay dito. Kasi ito, pinapadala dito sa Pilipinas. Imported kasi ito. Pinapadala dito sa Pilipinas ng walang kulay. Kasi magbe-base sila kung anong kulay ng motor ang ipapagawan mo ng sidecar. Kumbaga pre-order siya. Basta meron silang stock, walang kulay. Walang kulay. Kung saan mo gustong ilagay na kulay ng Vespa, doon palang gagawin. Yeah, yun. So, dreaming of black sidecar and a black Vespa soon para sasakyan naman ni Alfred para saktong-sakto pag nag-prenup. Black and white. Black and white. Oo nga, no? Kaya pala may reservation ka doon sa Vespa Ordoneta ng ano? Na sidecar. Black. Sidecar. So yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung ibang Vespa, may guhit dito yung sidecar nila. May mga ganon. Iba-iba kasi eh. I think this is Vietnam. Vietnam o Thailand. I'm not sure kung Vietnam o Thailand. Kung saan galing. Oo. Yeah. At saka, pag bumili ka ng sidecar sa kanila, kasama na yung installation and the lights and everything. Yung mga to, everything. Kasama to, mga hinges niyan. Yeah. Tapos may wire nilang nilagay dito. Para pag nag-brake ka at dito. Magdag-ilaw ka for night purpose. Meron. Mm-hmm. So, talagang street legal na siya. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin dito is kailangan mo is Iparehistro mo as tricycle na siya. May sidecar. Oo, hindi na siya kasi single ride, motorcycle. So, ganoon lang ang pag-review. Mabilis lang. Ikaw lang naman itong... Meron pa ba ikaw gustong i-share? Okay, bukod sa pang-prenup and everything, all our bikes is di naman talaga ginagamit for daily use. Mm-mm. Pero maganda siya kasi di mo na kailangan mag-back ride. Doon ka na sa, sa side. But ayaw mo na akong niyayakap sa likod? Padaldal ka eh, pag ano kasama eh. Siyempre, vlogger ako eh. Daldal eh. Vlogger ako, wala ka namang mag-ride lang, tahimik, di ba? Antahin nyo ang aking black Vespa with sidecar. Feel soon. LBC sakto ka. Ting mo, Jinky ah. Naalala niyo po ba si Boss Aldrich Fernandez? From Davao naman! Mababait ang mga taga Davao. Shout out mga taga Mindanao! Mabuhay po kayo, mga taga Davao. So, yun. Oh, nice. May papadala pa tayong helmet sa kanila, di ba? Yeah. Anong size to? XL? Para sa'yo? Para sa akin to. Thank you, Boss Aldrich! Sir Aldrich. Yan. Large. Salamat sa mga miyembro. Mm-hmm. At syempre, allowed ako magsuot nito kagaya ng binigay sa atin ng Maharlika Riders. Allowed ako magsuot nito kasi kahit di ako miyembro, parang miyembro na rin ako dahil meron tayong damit na to, di ba? National Federation of Motorcycle Club Philippines Annual Convention. Oh, 26. Suot natin yan. Suot natin to. For our next ride. Maraming salamat po. Ay, ang ganda rin ng tela niya. Sa inyong pagmamahal. Parang ganito rin yung tela ng dekalidad ah. Ni Alfred. Love na love tayo ng mga subscribers natin ah. How is it? Ayos ba? Kaya, tingnan natin kung maganda yung tsura. How is it? Saya ko ulit. Ayoko, umupo ka na doon. Dali. Itigiran mo na kami. Saya ko ulit.
Dali! Okay, upo ka na doon. Tapipicture na tayo ni Edmo. Tayo. Oh, game. Parang taas mo video. Parang mataas kasi ako. Nakikita niya, nakatayo ako eh. Sabi din kayo. Right! And that's for today's vlog. Goodbye!